Magandang araw mga bata! Welcome sa isa na namang pag-aaral ng aralin. Ang ating tatalakayan ngayon sa ating asignaturang arts ay ang tungkol sa pag-uukit ng mga hugis at letra. Para sa weeks 3 at 4 ng ikatlong markahan. Sa aralin na ito, inaasahang matututuhan mo ang mga sumusunod. Gumawa ng inukit na letra at hugis gamit ang pambura at kamote. Linangin ang kasanayan sa pag-ukit ng hugis at letra gamit ang pambura o kamote. Magbalik-aral muna tayo. Iguhit ang susunod na hugis sa pattern na nasa ibaba. Number 1. Very good. Number 2. Magaling. Number 3. Tumpak ka dyan. Number 4. Correct. Number 5. Mausay. Nasubukan mo na bang umukit? Ano-ano ang mga bagay na maaaring ukitan? Paano magagamit ang inukit na bagay sa imprenta? Tingnan ang malarawan sa ibaba. Ang mga ito ay halimbawa ng mga pantatak o stamper at ang iniiwang tatak o stamp ng mga ito. Ito ay halimbawa ng woodblock stamper o pantatak. Ito naman ay halimbawa ng rubber stamper o pantatak din. Marami ang maaaring gamitin mula sa mga bagay sa ating paligid upang makagawa ng isang likhang sining katulad ng nakita sa larawan. Ang lumang pambura at kamote o patatas na hilaw ay maaaring gamitin upang makapag-ukit ng mga hugis at letra na pwedeng gamiting pantatak at maiprenta sa papel o tela upang gamiting disenyo. Narito ang mga sumusunod sa paggawa ng pag-uukit ng hugis para sa pag-iimprenta sa papel o tela. Una ay maghanda ng mga gagamitin sa pag-uukit tulad ng lumang pambura o hilaw na kamote o patatas at patpat. Ikalawa, gumuhit ng gusto mong hugis o titik sa pambura o patatas bilang pattern. Tanggalin ang sobrang bahagi ng pattern na ginuhit mo. Paalala lang din mga bata, pagpatulong sa iyong magulang o sino mang nakatatanda sa bahay. Pag-ingat sa paghawak ng patpat o matalim na bagay. Linisin din ang pinaggamitan pagkatapos ng iyong gawain. Upang maging malinaw ang pag-iwan ng marka ng mga detalye ng isang ukit, kailangan itong itatak sa patag na bagay. Sa pamamagitan nito, mailalapag ang pantatak ng may puwersa sa iisang direksyon lamang. May mga bagay na masyadong matigas at mahirap ukitan. Mayroon namang mga bagay na malambot at hindi makakapanatili ng ukit. Upang makalikha ng sarili mong disenyo sa pantatak, kinakailangan ang isang bagay ay may sapat na tigas o lambot ang pagkakayari upang maukitan. Ngayon ay umanda na tayo sa pagsagot sa ating mga pagsasanay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang mga letrang MU kung ang bagay sa larawan ay may ukit. Isulat naman ang letrang WU kung ang bagay sa larawan ay walang ukit. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1. Damit. Good job, WU, para sa walang ukit. Number 2. Statwa. Very good, MU. Number 3. Tansan.
Thumbs up sa'yo, MU para sa may ukit. Number 4, lobo o balloon. Pagaling, WU. Number 5, baso. Mahusay, ito ay WU. Number 6, durian. Yehey, correct. Ito ay MU o may ukit. Pagpatuloy tayo sa gawain sa pagkatuto bilang ikalawa. Lagyan ng check kung ang bagay ay patag o madaling tatakan. Lagyan naman ng X kung ang bagay ay hindi patag o hindi madaling tatakan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1, plywood na pader. Magaling, check. Number 2, sombrero. Mahusay, check ito. Number 3, manok. Correct, eki. Number 4, kumot. Check ka dyan. Number 5, karton. Tama. Number 6, bisikleta. Correct. Dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang ikatlo. Gumuhit ng masayang mukha kung ang bagay sa larawan ay maaaring ukitan. Gumuhit naman ng malungkot na mukha kung ang bagay sa larawan ay hindi maaaring ukitan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1, suelas ng tsinelas. Very good! Maari itong ukitan. Number 2, baong na pantalon. Magaling! Number 3, buhangin. Tumpak. Number 4, kahoy. Thumbs up sa'yo. Check. Number 5, kandila. Pagaling, maaari itong ukitan. Number 6, bakal. Napakagaling. Tandaan na ang pag-ukit ay nangangailangan ng matalim na bagay upang makalikha ng mas malinaw na detalye. Dahil mapanganib ang paggamit ng mga bagay na matulis, kailangan ang gabay ng mas nakatatanda sa pag-ukit. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sulat ang letrang V kung ang bagay sa larawan ay matulis o matalim. Isulat naman ang letrang O kung ang bagay ay hindi matulis o walang talim. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1, tinapay. Congrats! Tama ka! Hindi ito matulis. Number 2, lapis. Mahusay! Letter V. Number 3, gunting.
tama ka ulit. Ito ay matulis na bagay. Number 4, bulak. Mausay, walang tulis. Number 5, tiyani. Tama, letrang V dahil ito ay may talim. Number 6, sapatos. Magaling! Ngayon ay masusubukan mo ng umukit ng sarili mong disenyo sa pantatak. Gawain sa pagkatuto bilang ikalima. Pagpatulong sa nakatatandang miyembro ng iyong pamilya, sundin ang mga sumusunod na hakbang upang makapag-ukit ng hugis o letra para sa pag-iimprenta sa papel o tela. Mga kailangan, kamote, patatas o malaking pambura. Una ay pumili ng paborito mong hugis o letra. Hiwain ng pahaba sa gitna ang pambura o kamote. Kalawa, gamit ang tiyani o gunting, ukitin ang napiling hugis o letra sa patag na bahagi ng pambura o kamote. Ikatlo, siguraduhing malalim ang pagkakaukit ng mga linya upang lumitaw ang mga hulma na nais mong magdala ng pangkulay. Kaapat, hipan, pagpagin o punasan ang mga natanggal o tira-tirang napag-ukitan sa pambura o kamote. Sunod ay lagyan ng watercolor o kahit na anong pangkulay upang iimprenta o itatak ang iyong hugis o disenyong nagawa sa isang malinis na papel o tela. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng disenyo sa gawaing sining na ito. Maaaring gumamit ng iba't ibang bagay na maaaring ukitan bilang pantatak tulad ng kandila o swelas ng tsinelas. Tandaan na ang imprenta ay mabisang paraan upang lumikha ng magkakaparehong larawan ng mabilisan at maramihan. Marami ng makabagong teknolohiya ang gumagamit ng proseso ng imprenta ngayon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!